Alam nyo ba na minsan sa buhay ng tao ay talagang may kayang magsakripisyo sa kanilang buhay para sa atin? Gaya nito. 1985, Dipakulaw, Aurora. Mga kabangis, umpisahan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon. Sa pakinang subscribe button. Palike na rin ang kwento. Salamat. Umuulan. Tumatakbo. Tumatakbo noon si Emong sa isang taniman. Sa isang taniman ng malawak na nyoga. Ang tanging nasa isip niya lang noon ay ang makauwi na. Dahil sa isang lalang na sa tingin niya ay isang aswang. Bilis. Bilis noon sa pagtakbo si Emong sa sadyang daan sa bukuhan. Ngunit sa pagkidlat noon ng langit, natigilan si Emong dahil nadulas din siya sa kanyang pagtakbo. Dahil na rin siguro sa gulat, nagkaputik-putik noon ang kasuotan niya na pambukid, pati ang mukha niya. At nung tatayo na sana siya, ay bigla siyang natigilan dahil sa parang gumagalaw yung mga puno ng nyoga. Nung una ay inakala ni Emong na dahil lang yon sa hangin. Pero di naman kasi ganun kalakas ang hangin ng ulan. Mahina lang. Malakas lang talaga yung ulan. At kung di nyo na itatanong, pasado alas 6 pa lang to ng hapon. Pero parang gabi na dahil nga sa malakas na buhos ng ulan at sa itim ng mga ulap sa kalangitan. Nang habang tinitignan ni Emong yung isang puno ng nyoga na parang may sariling ang buhay na gumagalaw-galaw ang tuktok nito, ay bigla namang sa tapat niya ay patumba na ang isang nyoga at saktong-sakto yung mga dahon nito natatama kay Emong. Ngunit mabilis na tumayo nun si Emong para mailagan ito. Nailagan yun ni Emong. Hingal pa niya na patakbo. Ngunit mabagal na lang. Kasi binalikan pa niya ng tingin yung nyog na matutumba sana sa kanya. Ngunit nagimpal si Emong nang makita niyang hindi pala yun tumumba. Kundi parang kumurba yung puno ng nyog na tila ba sadyang dudukutin siya nito mula sa lupa. Parang si Emong ang pinaka-target noon. Kumpirmado. Kumpirmado nga. Gumagalaw nga ang mga puno ng nyoga, ngunit hindi sa normal na bugso ng kalikasan niya. Kasi nakita niya pa ang marahang pagbalik ng puno ng nyoga sa dati nitong pagkakatayo. At nang ibabaling na sana ni Emong ang paningin niya sa harap, di niya yun nagawa agad. Dahil sa parang naaninag niya sa pag-angat ng puno ng nyoga sa di kalayuan, sa bandang likuran niya, meron dong isang lalaki na naglalakad lamang na may pambukid din na kasuotan. Di alam ni Emong noon kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero parang nababanaag niya sa kanyang sarili ang sobrang takot sa lalaking naglalakad. Hindi nga alam ni Emong noon kung nanginginig ba siya dahil sa lamig ng tubig ng ulan o sa takot na nararamdaman niya dito sa lalaki. Kaya naman ibinaling na ni Emong ang tingin niya sa kanyang harapan. Sabay takbo na naman nito. Mga kapatid ko, ano na lang mangyayari sa kanila pag napahamak ako dito? Mga bulong ni Emong sa kanyang sarili. Dahil sa pakiramdam niya ay wala nang katapusan ng pagtakbo niya sa ulan ng gabing iyon. Nang biglang nakita niya na lamang ang pagkilos ng puno ng buko na naman, na parang siya ay dadagitin sa kanyang dinaraanan, hanggang sa papadilim na ng papadilim ang paningin ni Emong. Sa pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso, ramdam niya yun na parang mawawalan na siya ng ulirat sa pinaghalo-halong emosyon na kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Ngunit di natuloy ang pagkawala ng wisyo nito. Pero napaatras si Emong kasi may nabangga siya. Sa pag-atras ni Emong, nakilala niya ang lalaking iyon. At yun ay ang lalaki na naglalakad kanina.
Nasa harapan na niya ito. At ito rin yung lalaki na tinatakbuhan niya dahil sa isa nga itong aswang. Di makapagsalita nun si Emong dahil sa takot. Kayong pamilya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Dahil sa ganit kayo! Uwi ka ng lalaki sa garalgal nitong boses. Nakita ni Emong ang pangil nito na halos lumabas na sa bunganga ng lalaki dahil sa pagsasalita nito. At kahit pamahaba ang manggas ng kamiseta noon, ay nakita ni Emong ang mabalahibo nitong kamay. At ang mga mahahaba at matatalas nitong kuko sa mga daliri. Ayon pa kay Emong na halos mapuno na ng ugat-ugat noon ang pagmumuka nito na siyang mas lalong nagpapapangit sa mukha noon. Pag nawala ka na, Emong, ay mapuputol na ang linya ng dugo nyo o apelyidong nagpasakit sa aming pamilya. Salita noon, sabay biglang sunggab niya kay Emong. Ngunit bigla namang bumagsak ang nilalang na yun sa harapan mismo ni Emong bago pa dumapo ang mga kuko nito sa kanya. Emong, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Uwi ka ng isang buong boses na parang nagbibinata. Gusto niyo na bang malaman kung ano ang buo ng kwento, mga kabagis? Alam ko na nag-iisip na kayo kung papaanong nangyari ang lahat ng to, ang alitang ito. Kaya bumalik tayo sa nakaraan bago ang mangyayaring to sa bukuhan. Sa apo ng babaelan, laban sa isang aswang. Gaya ng intro natin, sa taniman ng malawak na bukuhan na yun, kung di nyo na itatanong, mga kabagis, pagmamay-ari yun ni Emong. Mga 6 na hektarya na lupain na bukuhan. Oh, baka sabihin nyo, mayaman si Emong. Oo, technically, kung iisipin natin, mayaman si Emong sa lupa, pero hindi sa pera. At alam nyo ba, na sa kahit ganoong kalawak na lupain ni Emong, ang tanging naging tahanan o bahay nila ay yung kinumpo nilang na dating pinag-aalagaan ng baboy. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Dating kuwadra ng baboy ang bahay nila Emong. Silang 9 na magkakapatid kasama ang kanilang nanay. Wala pa namang asawa si Emong noong mga panahong nangyari to. Dahil 17 anyos pa lang siya at 13 anyos siya nung maulila sila ng kanyang ama. At kung bakit di mayaman si Emong Kanyos sa pera? Yun ay dahil ayaw niyang magbenta ng lupa. Kung tutuusin ay ibenta lang niya yung 1 hektarya. Yung parang pinakabutal ng lupa niya ay tiyak na makakapagpatayo na siya ng maganda-gandang bahay para sa mga kapatid at nanay niya. Ngunit di niya yun ginagawa. Dahil sa sinusunod niya lang ang kabilin-bilinan ng kanyang ama na kahit daw magdildil pa sila ng asin ay huwag niyang ibibenta ang lupa maliban na lang kung nakataya na ang buhay ng buong pamilya niya. Dahil yun lang daw ang maipapamana ni Emong sa mga susunod na henerasyon ng angkan nila o sa bloodline nila. Masyado kasing makapamilya o mapagpahalaga sa susunod na henerasyon ng angkan nila ang ama ni Emong. Kaya nga sila umabot ng 9 eh. Kasi naghahabol pa daw noon ng marami pang lalaki na anak yung tatay niya. Kasi yun daw ang magdadala ng apelyido nila. Yun nga lang, nagkasunod-sunod naman na ang babae matapos maipanganak si Emong. Pangalawa si Emong sa magkakapatid. At ang kinikita naman noon ng bukuhan nila sa tuwing anihan ay ginagamit naman na pangtustos sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Pero kahit ganun pa man ang bahay nila
ay sabay-sabay din naman na nag-aaral noon ang mga kapatid ni Emong. Kumbaga, di naman talaga sila salat sa buhay. Yung bahay lang nilang nagpapapobre sa kanila kung titignan mo. Hindi na rin nag-aaral noon si Emong. Dahil siya nga lang ang lalaki, ay siya na rin lang ang nangangasiwa sa malawak nilang lupain. At sa isang banda ng lupain na yon, ay may kaibigan naman si Emong, apo ng babailan, na mas matanda kay Emong ng mga ilang taon. At ang pangalan naman niya ay Omar. Pero may sikreto din ang apo ng babailan na to, na alam ni Emong, dahil isa din yung lahi ng aswang. Walang masyadong alam si Emong sa pinanggalingan nila Omar, sila ng lolo niya. Dahil sa kwento ay patay na rin yung matanda. At ang tatay ni Emong ang naging kaibigan noon. Kaya napadpad naman sila sa kanilang lupain. Pinatira doon ng libre ng tatay ni Emong ang mga yun. Dahil mababait naman sila. At katulong na rin nila ito sa kanilang lupain. At ang isang alam lang ni Emong ay galing daw ang lolo ni Omar sa bandang Western Visayas na isangang babailan na aswang. Pinapahalagahan ni Emong noon si Omar bilang isang nakatatandang kapatid na, dahil sa ilang beses na niyang napatunayan na hindi siya iiwan nito sa oras ng kagipitan. Nang minsan nga na nadayo sila noon sa isang sayawan na ang okasyon ay kasalan upang makikain na rin sa kabilang ibayo pa. Mantakin mo ba naman na apat na baboy at isang baka daw yung kakatayin? Kaya sigurado sa mga panahong yun ay maraming ang dadayo. Halos gilid na ng bundok ang lokasyon ng kasalang ito. At nung araw, kariton at kalabaw pa lang naman ang meron nun si Emong para sa ganung biyahe upang makarating sa lugar. Masaya silang nagbiyahe noon ni Omar dahil alam niyo naman yung mga bonding nung araw. Ganun lang, wala pa naman kasing cellphone eh. Kahit na alam noon ni Emong na kahit di sumakay ng kariton noon si Omar upang makarating sa dausan ng okasyon dahil sa kaya nitong lumipad lang papunta doon. Tama kayo sa inyong narinig mga kabagis. Isang lipad na aswang si Omar. At ayon pa kay Emong na kundi nagiging isang malaking paniki si Omar ay nagiging isang itim na ibon ito na hindi naman niya alam kung anong klase. At maraming animal pa na pwedeng maging itong si Omar. Makailang beses niya na rin nasaksihan ito sa kanilang pagsasama bilang magkaibigan sa mahabang panahon. Nang makarating na nga sila sa kasalan, ay itinabi na ng dalawa ang kariton sa lilim na lugar kung saan ligtas at walang gagambala rin sa kalabaw. Medyo inilayo nila yon sa kasalan, syempre. Alas 5 na ng hapon noon nung nakarating sina Emong, dala ang kanilang pambihis din na damit. Pangitas lang. Kasi yung pantalon nila suot-suot papunta, ayun na rin yun hanggang kinabukasan. Siyempre, tsinelas lang naman ang labanan noon. Di pa nga uso yung sapatos. Isang gabi at isang araw sila doon. Bilangin mo na, pati yung oras ng biyahe. Kinaumagahan pa kasi yung totoong dispiras ng kasal. At sa mga ilang oras nga, ay sumapit na ang gabi. Maayos naman noon na nakipagsayawan ang dalawa sa mga dalaga. Dahil alam mo naman, sa mga ganitong okasyon, lamang noon na talagang marami kang makakausap na babae at makahawak ng bewang. Hanggang sa papasapit na ng papasapit ang kalagitnaan ng gabi. Kinalabit noon ni Omar si Emong at ang sabi niya, "Huwag ka munang makikisayaw. Hayaan mo muna yung grupong yon." Salita ni Omar ng pabulong na halos nakatutok na sa tenga ni Emong ang labi nito.
Bakit, Mar? Tanong niya. Mga aswang. Mga aswang ang mga yan. Tugon ni Omar habang nagtuturo ang paningin nito sa apat na kalalakihan na nasa isang sulok ng gradas ng sayawan. Ano? Pagkabigla ni Emong ng bahagya. At nang tignan nga yun ni Emong, ibang klase. Ibang klase kung tumingin ang mga yun. Parang nangingilatis na di mo malaman kung galit o hindi. At mukhang kilala ni Omar ang grupo na yun. Dahil sabi pa niya kay Emong na galing daw ang mga ito sa bundok. Nang maya-maya pa, naiihi noon si Emong. Nagpaalam siya noon kay Omar at kumaluwa siya sa gilid ng gradas ng sayawan. Pumunta siya sa medyo madilim na parte. Sa di siya mapapansin na umiihi. Nang matapos na siya at nung naglalakad siya noon, papabalik sana kay Omar. Itinataas niya yung zipper niya dahil sa di niya yun maisara. Naiipit kasi yun. Kaya nakayuko siya noon na naglalakad. Hanggang sa may nakabangga si Emong. Natumba yun. At nang tignan yun ni Emong, isa rin yung binatilyo gaya niya. Ay, pasensya na. Inaayos ko kasi itong ano eh. Hingi ng tawad ni Emong, sabay bigay niya ng tulong sana sa lalaki. Ngunit bago pa niya matulungan ito, biglang may tumulak naman sa kanya ng malakas na tumba rin si Emong noon. Gago! Gago ka! Kinakanti mo ba ang kapatid ko? Salita ng lalaki na mas matanda na kay Emong. Nang may tumapik naman bigla ng malakas sa dibdib ng lalaki, si Omar. At sabi niya ng, "Hoy! Huwag kang mayabang. Pumili ka ng kasukat mo." Salita niya sa lalaking tumulak kay Emong. Sa makatawid, binili ni Omar ang gulo na yun. "Heh! Mahinang lahi!" Salita nung binayo niya sa dibdib at sabay bangon nung natumba. At inalalayan naman na ni Omar si Emong sa pagtayo. Sabay sabi naman nung lalaki ulit ng, "Mag-iingat kayo! Mga dayo!" Bigkas noon. Pero nagpahabol ng salita si Omar na, "Kung nagbabanta ka lang, walang epekto yan. Gusto mo tapusin na natin to ngayon." Uwi ka ni Omar. Mumisi lang naman noon ang lalaki tsaka umalis kasama nung isa. Di ba, Kuya Mar? Yun yung mga sinasabi mong mga aswang? Oo, huwag kang magalala. Kayang-kaya kong mga yun. Oras na kinanti tayo ngayong gabi. Sabi naman ni Omar. Lumipas ang gabing yun na wala namang nangyari sa dalawa. At masarap pa nga ang kain nila kinaumagahan sa dispiras ng kasal. Pagkatapos nga nun ay napagpasya na rin nila na umuwi. Matiwasay nilang binagtas ang daan nung maliwanag pa. Ngunit nang sumapit na ang gabi, naabutan kasi sila ng dilim. Nang napadaan na sila sa isang tulay na gawa sa malalaking troso, kaya kahit yung kariton at kalabaw ay kayang tumawid dito. Doon ay napansin ni Emong na parang may apat na aninong tao ang nakaabang sa kabila ng tulay. Sa makatawid, yung bababaan nila sa pagtawid ng kalabaw at kariton. Doon ay nagsalita si Omar ng, "Mong, itataboy ko ang mga to. Mauna ka na. Habol na lang ako sa'yo." Pagkatapos masabi yun ni Omar, walang ano-ano ay kumawala ito sa kanyang kasuotan. Dahil sa naging isa na itong malaking itim na ibon. Sabay lipad nito patungo sa dulo ng tulay sa apat na lalang na parang nag-aabang sa kanila. Nakita pa ni Emong Nona na bago lumapag si Omar sa lupa ay naging isang malaking lalang ito na parang aso ngunit nakatayo na parang tao.
Nagsitakbo noon ang mga lalang na parang babagat sa kanila. Bago marating ni Emong ang dulo ng tulay, ay nakita niyang sumuot ang mga nilang na yun sa masukal na bahagi ng gilid ng daan. Matataas na damo at matataas na puno na ang nandun. Gubat na kasi yun. Hanggang sa makadaan na dun si Emong, nakarinig siya nun ng mga pag-atungal. Pag-iyak. Tunog ng baboy na parang kinakatay. Ganon. Ngunit nagpatuloy lang noon si Emong sa daan. Dahil sabihin na rin ni Omar sa kanya na di niya alam kung nasan na nung mga oras na yon. Ngunit sa pagrahan ng mga nakakapangilabot na tunog sa kagubatan ng mga ilang sandali pa, tahimik na na binabagtas ni Emong ang daan na mag-isa. Hanggang sa nagulat na lamang siya sa pagdapo ng isang malaking itim na ibon sa kariton niya. At nung nakalapag na ito, yun ay si Omar na nakahubad ang buong katawan. Nakabalik na ito. At doon na nalaman ni Emong sa kwento ni Omar habang nagbibihis ito na yung babagat dapat sa kanila ay yung kalalakihan na nakabangga nila sa sayawan na mga aswang. Maraming bahid ng dugo sa katawan noon ni Omar. At doon ay nasabi pa niya kay Emong na napatay niya yung tatlo doon. Pinagkibit-balikat na lamang yun ni Emong. Dahil sa bilang parang nakatatandang kapatid niya, si Omar. Marami pang naging karanasan ang dalawang ito. Kagaya ng pagbabalik natin sa unang nangyari sa kwento sa lupain ng nyug ni Emong. Dahil sa pagkatumba ng aswang na humarang kay Emong, lumabas na si Omar sa dilim. Sa buhos ng ulan, na siya palang bumato ng tigalpo sa aswang din. Dahil may karunungan nga rin si Omar sa espiritual. Galing sa lolo nito na isang babailan. Muwi ka na, Emong. Ako nang bahala dito. Laging bigkas ni Omar kada mapapagulo si Emong. Mag-ingat ka, Kuya Mar! Bigkas ni Emong sabay takbo nito. Ayon sa kwento ni Emong, hindi naman siya umalis noon, kundi nagkubli lang siya sa isang malaking puno. Dahil na rin siguro sa curiosidad o kagustuhan niyang malaman kung paano kakalabanin ni Omar ang nilalang na kagaya rin nito. Naglaban ang dalawa. Saksing buhay si Emong kung paano ibaon ni Omar ang matatalas nitong kuko sa dibdib ng lalaking yun. At kahit pa umuulan noon, sa pagkatumba ng lalaki, lumuhod naman si Omar sa tabi nito. Pagkatapos ay ipinaibabaw niya ang kamay niya dito. Pagkatapos ay para daw nagdarasal ito. Hanggang sa sumilab na lamang ang katawan ng lalaki na parang may gasolina. Na kahit umuulan pa eh, napakaringas nito. Pagkatapos noon ay umuwi na rin si Omar kung saan siya nakatira sa parte ng bukuhan na yun. Pero nang matapos ang insidenteng yun, ay nawala nun si Omar ng ilang taon. Di alam ni Emong kung bakit, dahil di naman nagpaalam si Omar. Pero kung di nyo naman na itatanong, yung lalaking napatay ni Omar na humahabol kay Emong, pinsan yun ni Emong na naghahabol sa malawak na lupain. Dahil pala yun sa mana niya na hindi alam ni Emong na naging aswang sa paglipas ng panahon. Kasi galing naman ang pinsan niyang yun mula sa Nueva Vizcaya. Matanda yun ng malayo sa kanya. Parang tatay na nga niya kung tutuusin. At kung babalikan natin ang kwento ni Omar, bumalik rin ito sa lupain nila Emong paglipas ng ilang taon. Di na noon inusisa pa ni Emong kung bakit nawala ito ng ganun katagal.
Basta ang importante ay bumalik na si Omar, ang apo ng babailan na kanyang kaibigan. Alright, yun mga kabagis ko. Pinasok ko to syempre para may mapakinggan kayo ngayong gabi. Ganda ng kwento, kaso parang nakulangan ako. Pero anyway, ganun pa man, salamat sa suportang tunay.